Rafael Monterde, Tagalas, Piñas. 40 years old. Oh, 40 years old, ha? And proud. Looking young. Nandito na sa Amerika. Shout out dyan sa katabi. Manila, agency, magsaysay, Manila, Parnaque, Las Piñas, China Buffet. Shout out sa mga Las Piñeros, mga huidas ng Las Piñas. Kami yung pasal. Mid-chop. Nag-negosyo lang pala. Leader nyo na. May nagtanong kasi kung paano ako nag-apply. Lalo na ikaw na nasa mid-shop. Isingit nyo. Ano lang, yung business ng business ng tita ko. Bago ako mag-abroad, ano talaga, tindero lang ako ng baboy. So, paano mo yun, ginawa? Nag-send ka ng resume din? Pinasa ko yung business permit ng tita ko. Ah. So yung in-interview ko ng employer, yun. Oy, may business pala kayo. Kasi may nasa wet market. Same, dyan. Oh, wet diba? Market, oh. Madali wet lang, hindi naman kailangan na galing ka ng NC2 or SM o ano, basta matibay yung loob mo mag-apply. May COE ka ba? Marami akong COE. COE. Abroad din yan eh. Pero walang training. Wala akong training. Basta tendero lang ako. Tagatadtad ng baboy. Nagtitinda. Ano-ano. Basta yun lang. Marunong ako magtadtad. Naging honest lang ako sa employer. Sinabi ko sa employer. Sabi ko, ma'am, wala akong mga certificate na medyo mga matataas. Ano lang ako. Nagtitinda lang kami ng baboy. So anong tips ang mga ipapayo mo sa mga butcher dyan, lalo na sa mga nasa wet market? Yung mga butcher ng mga tindero kagaya ko. Ano lang kayo, manindigan kayo, tsaka magtiwala kayo. Mm-hmm. Doon sa trabaho nyo, tsaka huwag kayong mawala ng pag-asa. Ako nga, 40 anos na ako. Parang 40 years old na ako, nakarating pa ako ng Amerika. yung sinabi nila na 38, ano ba yun? Wala. Baka yung second batch. Hindi na ako consider yung... Ay, para ka kasi 28. Napaka taas naman yung date. 41 na akong ngayon taon. 41 na akong ngayon taon. Basta meron kang faith, paniniwala, maaabot mo yung mga pangarap mo. Sa magsaysay nga eh, sabi, sir, 40 ka na? Ba't kailangan mo ng treadmill test, di ba? Mga treadmill test. Sabi ko, hindi ko maaari na alam, ma'am eh. Yung mga test eh. On the other side, siyempre, nag-gym naman ako. Hindi ko alam. Sige, sabi ko, kung magkailangan ng ganyan, mag-conduct ng treadmill test. Yung stress test ba? Sige, hindi nila alam naman na nag-workout ako. Sige. So, sa Before High Life, ano yung trabaho mo? Sa abroad, fitness trainer. Pero bago pa ako mag-fitness trainer, wala kayo doon. Mahabang panahon na nagtitinda kami ng... So, saan ka naging fitness trainer? Sa Doha, at saka sa Saudi. Ah, so... Dalawa. Sa mga butcher din dyan sa Saudi. At sa ibang ibang bansa. Kung gusto niyong mag-apply din. Siguro... lang kayo, firm doon kayo sa trabaho papasukan niyo. Yung alam niyo rin. Mm-hmm. Advantage din yung alam niyo. Ako naman, history lang ako ng mga sa wet market, matagal talaga ako nagtinda. Kaya nadagdag yung advantage. Saka maging totoo ka, sigurado magiging yung willingness mo, parang ganun. Yung iba na parang 2 years lang sila, pwede pa rin. In 2 years,
basta lakasan mo loob mo mag-apply kasi tatlong interview yung ano, di ba? Sa agency, madali lang, medyo madali, may exam. Sa employer, maging totoo sa employer mo, maging honest ka. Kasi dapat mag-coincide yung sa papel mo at sa yung dapat sinasabi mo. Related, oh. Basta ito, kasi pag magkamali ka ng isa, sagot, mag-iisip ng iba. Basta alam mo yung trabaho mo, papasok ako. Kahit sabihin mong iba pa yung trabaho mo, basta meron kang related na work dun sa applyan mo. Tapos may i-deliver mo ng maayos. Nainay ka naman yun na ito na eh. Oh, i-introduce na muna sa'yo. First, introduce yourself. Bye-bye. RAFAEL MONTERDE, Tagalas, Piñas. 40 years old. Oh, 40 years old ah. And proud. Nandito na sa Amerika. Akala kasi sa agency na wala pa siyang 38. Wala pa siyang, oh. Sa employer, pagkabagtag sa immigration, wala pa din. Meron pa, tandaan nyo yung visa application sa Amerika. Yun yung ipanalangin nyo talaga maigi. Kung ano yung will nyo, i-deliver mo dun sa taas. Hingi ka ng power. Kasi pag in-interview ka sa employer at saka sa agency, tapos yung pinakahuli yung US immigration, ganyan mo yung kamay mo, maging kalmado ka. Lahat ng itatanong sa'yo, sagutin mo lang. Huwag ka na magdagdag ng marami. Tapos, pag kinawa yung passport mo, yun. Yun yung ticket mo na. So, kung hindi, congratulations, visa approved ka. Sigurado na yun. So, kung sa mga questions na paano mag-apply, dapat may skills. Skills, una uwi. Yung knowledge, yung papasukan mong trabaho, dapat talaga alam mo. May pasal mo. Kasi pagdating dito, siyempre, yun yung talagang gagawin. Hindi naman kagaya sa Pilipinas na pamalbabilisan. Magtatagdag ka ng pata o buto-buto o leg. Kasi ganyan yung ginagawa ko eh. Nung sinabi ko sa employer na knife lang ako, yung skills ko, tapos pinakita ko yung business card, medyo na ano naman siya, na-convince naman. So, swerte lang. Honest ka talaga, maging totoo. Para sa iyo talaga yung para sa, oh, mag-pray lang kayo dun sa taas. Diba? Kasi batch tayo sa Canada, di ba? Kami, magkakabatch kami sa Canada sa February? Ay, like, 2019 pa yata yung project. Kaway-kaway sa mga kabats namin na. Mga nandiyan pa sa Pilipinas, huwag kayong, basta po, huwag kayong wala ng pag-asa. Kasama tayo nun eh. Kasama ka? Si Mariana, magkasama kami. Ah, tayo. Basta, January tayo. Have faith lang, sigurado, mararating nyo nun. Appel, bay, appel. Oy, bay, kaway-kaway sa mga may kamay. Back to you. Kami magkasabay. Unang-una kami magkasabay. Gisi. Yung Canada po. Kauban mo gulang to na siya? Kauban. Nahuli na sila. Nahuli sa Canada. Tayo talaga yung unang. Ah, oo. 2020 kami, February. Yung highlight Canada na pending dyan sa Pilipinas. Don't worry, malapit na rin siguro kayo. Kasi patience is a virtue. Nasa 60% na yata, 80% eh. So, luckily lang talaga na nabigyan kami ng chance dito sa US na mag-work. Pero for sure, kayo din, sunod. Di ba nag-vote yun? Nag-vote sa... Nagkaroon ko ng voting. Ano ba sasabi mo sa voting? Kasi nung pandemic sa Pilipinas, ang hirap eh. Kasi kailangan talaga magkaroon ka ng yung sustainable income pag ano ka eh. Kaya sinilag na rin talaga namin yung US. Kasi naubos na yung pera ko eh. Tambak na ako sa utang. Yung contract natin sa Canada, parang 98 lang yung ano natin, income no? Yung starting 98. Dito... Huwag muna, kasi mga, hindi nga ako nag-vlog sa salary eh. Over the... May muse pala kami, muse namin. May babaeng butcher pala dito. Tagam lang, tagaminda lang. Ano ba mag-inara ko? Muse namin yan. Siya yung, ano? Ako ang secretary. Basta over the expectation yung... So, you have to wrap it up. Yun na kayo, Tim. Anong mga last words of encouragement sa fan? Especially sa mga nasa wet market. Sa wet market, yung mga tendero, kaya ko parang feeling nyo, wala na kayo ng pag-asa. Tendero lang kayo. Mangarap kayo, mag-aral, tapos... Kunting ano lang, patient, tapos magtiwala lang kayo na kung gusto nyo mag-apply. I-push nyo talaga, push nyo. Kasi kasuin nyo yung mga papel, Be smart lang talaga. Mag-aral. Be smart. Tsaka ano lang. Ano smart and... Humble lang. Oh, yun, humble, diba? Pinakamaganda. Ikabay. Patient. Patient, be smart, and... Ano lang, manalig talaga kayo sa Diyos. Walang posible pag humingin kayo ng
Ito pala si boy next door. Si boy next window. Boy too many doors. Too many doors. Ano ba pa yung gusto? So, ayan. Hi. Mamimili kami mamaya ng ano. Bye, bye-bye mo, bye-bye. Kaya wala, kuwala na eh. Bye-bye. Bye-bye. Ice cream. One bye, ganang. Here we go.